May crack na bumper, so yan, tinahi muna natin, then magpa-fiber putty muna tayo bago magpasilya para matibay-tibay siya. So yan, puro mga gas-gas, so bubuoy na natin to ng ano, bumper niya. So yun, meron pa sa ilalim. Okay, tingnan natin. So ayan, ito yung fiber putty natin. So apply na natin doon sa may crack. Fiber putty na siya. So, patiwi lang tayo ng saglit. Then, mamahihain natin. Tapos, yun, kumasilya na tayo. Yan siya. Okay. Okay, ito na. Nakamasilya na siya. May crack dito. So, yun ang ispatan natin. So, bubuo natin ng ano na lang yan. Top coat. Yan, meron din sa ilalim yun eh. Hindi na natin makita sa camera. So, tara, bugan na natin. So, ito na. Meron na siyang primer. Yan. So, spot-spot lang tayo. Then, yun na. Denda lang natin sa clear coat to. Mamaya buhay natin yung plastic dyan. So, nag-silver muna tayo kasi wala palang katawan yung kulay. So yan, nag-spot muna tayo ng silver. So, patuyo muna tayo ng mga 10 minutes bago tayo mag-apply ng passion orange. Yan. Okay, ito na. Na-blend na natin yung kulay. So, dito lang tayo nag-apyaw. Then, mamaya, magtatapot na tayo ng buo dyan. Para hindi ala tayong pinagdugtungan. Ayan. Okay. Patayo lang tayo mga 15 minutes. Then, tapot na tayo. Okay, ito na siya. So, na-blend na natin. Dito lang tayo nag-spray. Tsaka dito. So, blend na lang tayo ng tapot. Ayan. Siya. So, parang whole bumper na, naka-clear coat na yan. So, parang hindi kita yung pinagdugtungan. So, okay. Ganyan na mag-retouch. Wala siyang katawan ang kulay. So, nag-silver muna tayo ng konti. Then, saka tayo nag-apply na yung kulay niya na passion orange. So, ayan na. Okay. Dito hindi tayo nag-spray dyan. Top coat lang yan. Okay.